wanted? Who's my opponent? Who really wanted? Start late night, don't end to the morning. Discreet, keep cops from honing. On streets, racists try owning. In cars that mostly get pwned in. In cars that racists drop loads in. I'm trying to say it's much more than cash and make some cars fast. Make some cars dash from point A to point B. It takes skills, it takes love, it takes deeds. Nuts and guts, but not dock trucks and such. But don't sleep on them turbo diesels, hurt the evil. Trying to get a daily driver, light and small like Smeagol. On a straightaway, I'm underpowered. But catch me on turns and I bet I might leave you. Like, see you. Later, I'll get after rock, I can dial. Throw it in my cruising gear and just smile. Keep it real mild, don't even wild. Out, looking back, I haven't had an official race in a while. Now, I'm still waiting on cats to get crewed up. Like, suit up, get me in my car ready, cause I'm not trying to get chewed up. Yet still, I'm real like true enough. Enough said when sleepers pull up and they screamers, turbo spool up. Kinda shit, leave your shirt all chewed up. Try the wrong car and you might get schooled up. Off digs, off rows of cats be out. Haluin na wala sa San Vicente. Pag-abot ninda mo niyan, hindi sa San Vicente. Rosita, hindi mapasko. Mahiling po ninda. Napakagayo na ang banwaan ng San Vicente. Yan po ay dapulang pasasalamat na sa tuyang minamahal na mayor. At siyempre gusto ko na madamo nindo ang sariyang mensahe. Kaya po, palapakan na po, Mayor Francis Ong. Salamat. Ayun po sa Kuya Kapitan. Hi, Scott. Malibot kaya pa lang sa kapay. Ay, ang sikap. Kap, Orenaga, siyempre ang council ng Barangay Kalabaga. Ay, kumusta po kayo mga taga-Kalabaga? Okay tayo. Magkalong na ang pagdaligyan, no? Magkalong people. Uy, na naman po. Andito na naman po kami ng ating kung nga hindi na ito bisita sa atin. Dahil taon-taon, nandito ang ating minamahal na gobernador kasama ang buong bansa ng Kapitolyo para nga dumalaw sa atin. Ano? Dumalaw sa atin, hindi na kayo pupunta sa Kapitolyo para nito sa mga serbisyo. Gamot, riman, gupit, masahe, lahat-lahat na, nandito na. Kaya nga sabi ko, ito po ating bisita, ito ang ating gobernador. Pag kinukumpara ko ito sa mga nakalipas na gobernador, wala pong katulad. Yung mga gobernador noon, mapunta lang, eleksyon. Pero ang ating gobernador, walang eleksyon. Andito para talagang maramdaman natin kung ano ba talaga ang kailangan ginagawa ng isang serbisyo publiko. Ang maglingkod sa bayan. Kaya naman po, palapakan po natin ang ating minamahal na gobernador, walang iba, Governor Egay Salmiano. Ay, nakas-lakasan yung palakpak. Politiko, Governor Egay Salmiano. Ayan, kasasabi pa. Kahit sa malayo na yung lugar, marinig. Ano? Ang kanya po nag-iisang anak, ang provincial administrator ngayon ng provincial government, walang iba, Alvin Jerome Talyado. Yung nagkakaway naman, imagine siya, yan po ang dati nating Vice Mayor na ngayon ay tourism officer, Vice Mayor Bong Palma. Yan ano, may nagbabago si Bong, talagang kaway ay kung saan ay ano pa rin, talagang Talyada. So sa inyo po lahat, siyempre, ang mga nabanggit niya sa mga unasana ni Vice Governor Joanna plus yung mga board member, kasama na doon yung ating sarili board member, si Bukal Stanley, si Bukal Rene, na madalas nakikita kami sa mga ganito po doon. So katulad po ng aking nababanggit, ang ating po mahal na gobernador, walang taon na pumalya na hindi umuwi sa atin. Ang bilis po na talagang, ito nga sabi sa akin pare, nakakaya sa mga taga-Kalabugas, tugtungan na natin yung ICAP. Tugtungan na natin yan. Kaya sigurado po, January, iumpisa na natin ang pag-uumpisa. At may mga sasabihin po sa atin si Bong na mas, talagang mas matutuwa kayo dito sa Kalabugas. Dahil yung kalsa, si Bong na magsasabi niya, na napakalaking proyekto,
siya na po ang magbabanggit. Kaya kayo po mga taga-Kalabaga, yung pong kalsada din natin doon, makaalimot sigur, yung palabas ng Iberica, may pondo na rin po na 4 million euro. Pera doon sa mapanggitin. Kasi sabi ko kayo, ang barangay Kalabagas ay may kalsada papunta ng Iguliwag, may kalsada papunta ng Iberica Labo. At pag magawa natin yun, napakabilis ng biyahe galing dito papunta ng Labo. So, napakaswerte po ng barangay Kalabagas. Kaya naman sabi ko nga, yan po ay dahilan ng sa pagkakaisa namin. Simula sa barangay council, kay Kapitan, kasama ang barangay konseho, sa sangguniang bayan, kasama ko si Vice Tony, plus mga kagawad, plus pagdating naman po sa Kapitolyo. Kasama natin ang ating minamahal na gobernador, kasama niya sa sangguniang panlalawigan, walang problema sa mga proyektong dapat ipagawa sa ating bayan. Kaya naman po, ang hinilingin ko sana, laging ipandaan natin kung sino ang mga taong tumutulong sa atin, siya naman dapat at tulungan natin. Di ba? Yun, ganun. Kaya naman, sana po, nung pinakita natin noong nakarang eleksyon, although malayo pa, 2019 pang eleksyon, kung anong pinakita natin noon, sa akin, kay Governor, eh kung pwede nga, tublihin pa natin. Kaya yun! Gusto ba nito? Kaya! Yun! Sana po, magtulungan tayo para sa mas darating na araw, mas lalo pang umulan ang barangay Kalabagas at lalo umulan ang bayan ng San Vicente. Salamat po! Magandang umaga sa inyong lahat. Pinapakagaling na gobernador, hindi natin ipinapakalamay sa ibang probinsya. Walang nakagaya sa kanyang dedikasyon sa pagsiservisyo sa taong bayan at ang kanyang malasakit at puso ay nilalaan niya po para sa mga tao. Walang iba, palapakan po natin, Governor Ege Italiano! Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo? Ilang oras na po kayo nakatayo? Ilang oras? Ibig sabihin po ang mga kanabarang ng Kalabagas matitibay ang sakit po. Ito, kung muli po, nandito kami para yung taon-taon po natin ginagawa na tayo po ay nalapit ng servisyo sa lahat po ng barangay sa buong kamarang isa. So, Governor, may kulang pa sa Premier Francis, pagkatapos po natin. Para pagbalik po namin sa susunod na taon, kumpleto na po ang Governor. So, sure na po yan. Dahil yung kalsada nyo, matuloy na rin sa wakas. Kaya, malakmangat sa atin. Dahil alam niyo na po ang kwento niya, talagang ang dabong base talaga naman na nabulilyaso. Pero wala na po ako na nakita problema. Yung from Sabado to Domingo, itapat ng trading center, hanggang mananap po yan. So, napakaswerte. Hindi lang po ng ninyong barangay, ang bayan po ng San Vicente. Ano po, nabangit kanina ni Mayor Francis, yung papunta ng Iberica Labo. So may pondo na rin po yan, at kung may iban mo po yan, 2019. Lahat po ng kalsada sa Camarines Norte, wala na po problema. Ano po, so, nakita nyo na po ano ginagawa ko ang lahat. Ginagawa ni Mayor Francis ang lahat para po talagang tayo po ay nakulong sa Camarines Norte. Ako nga po, saludo sa inyong mayor. Napakasipag. Gali po kasi po yan. Siguro wala pang halos na tulog yan. Kasi po nagkaroon ng Mayor's League sa Cebu, kaya karating lang po niya. Ano po? So, wala namang kalaban. Nung last election niya, halos wala namang kanyang kalaban. No? Sabihin natin talaga yung threat sa kanya. Itong dating na election, wala pa rin ako nakakinig, pero napakasipag po talaga niya. So pag ganyan ang mga nabilingkot sa ating dalawiga, pinigil ko naman ang bilis sa paulan ng ating bayan. Tapos, ang gobernador, ang vice gobernador, tumutulong. So, pag-sama-sama po yan, yun ang resulta paulad na bayan, paulad na bayan. Yung San Vicente po, kumbaga, napakaswerte ng bayan. Bakit po maswerte yung bayan ng San Vicente? Napakayaman po ng inyong mga lupain dito. Kahit alam kita ninyo dito, magbubuhay. Kaya, mapalad po kayo sa itong bayan po ng San Vicente. Bihirap kung ganyang bayan ang pinibigyan ng ganyang biyaya. Ano po? Pantay na pantay ang inyong lupa. Ano po? Kaya, siguro naman, wala lang kayong hilingin pa. Ano po? Masayang-masayang na tayo lahat. Ano po? Dahil na kayo naman eh.
nakita nyo kami na talaga pupunta sa barangay at ginagawa ang lahat. Ano po, so kailan po akong paparasalita ng mahaba? Kailan niya po. Sa akin na lang po, maraming salamat kung tulong at suporta niyo po sa aming grupo. Hindi po na pwede kalimutan niya. At ito lamang po ang pwede kong muli pangako sa inyo. Ako may Tagliato, Pimentel, San Petorio, tuloy-tuloy po ang servisyo at mga koreko. Hindi po kami mapapagod at magsasawa na kayo sa aming servisyo. Hindi po pwede kalimutan ang buhay ng isang maya. Dahil kanin lang po ako, isang maya sa pamilya. Kaya ang programa ko po ay para sa pamilya. Ngayon po, may papakilala po ako sa inyo. Nag-iisang anak po namin ng First Lady ng Amaristorte na si Josie Balik Tagliato. Siya po ang pinakabatang ng Provincial Administrator sa buong Pilipinas. Kung kayo po ay may kailangan sa kanya, kahit hindi na po ako inyong lagitan o hanapin, mas madali po siyang hanapin o kausapin. Ako po, pag kayong lumalapit sa akin, may mga tanong pa po. May mga tanong pa ako. Pag sa kanya po, lalo sa mga senior citizen, sa abot na kaya ng kanyang mga kaya, pagdugtugan ang tulong. Walang iba, ang Provincial Administrator, si Alvin Balin Tagliato. Sino po nangailan ng wheelchair ito? Kung kayo po ay nangailangan, ibigay po ang pangalan at address at mismo First Lady po ang magdadala ng wheelchair. Ang wheelchair po, bigit nasa limang libo din po yan. Malaking halaga po yan para sa isang mahirap. Pero kami po, ang pamilya Tagliato po, andun po ang tulong pagtulong. Ano po? Si Josie Balik Tagliato po, kilala niyo ba siya? Kilala niyo? Nakita niyo na po siya. Si Josie Balik Tagliato, ano po ba siya? Siya ay? Maganda ba? Maganda! Maganda ba? Maganda ba? Ang ina! Ni Alvin Tagliato. Kung maganda si Josie Balik Tagliato, si Ege Tagliato po, anong tingin niya naman sa akin? Anong antin niyo sa akin? Wala po, siyempre. Hindi po ako ikote ni Josie Balik Tagliato kung hindi po ako guwapo na. Yun ang laging problema ko, guwapo ako, nakikot ako ni Josie Balik Tagliato. Kung maganda ang ina, guwapo ang ama, ang anak po yan, no? Ang anak kayo, no? Kahit umulan man yan ng malakas sa dumalyo, pinupunta namin yan basta nakaschedule na. Yan lang talagang tunay na servisyo. Talagang gusto namin yung mga bawat barangay pupunta namin para mising sa bawat barangay marinig namin yung mga hinatayin nyo, yung mga kulang po sa barangay nyo, yung kahit namin ibigay, ibigay namin. Kaya nga, sana yung supportan nyo kapamahal pa sa grupo namin na sana mas madagdagan pa. Dahil talaga yung puso ng aking ama nasa mahirap po yan. Lahat ng mga dibdib ng kapwa na kababayan, talagang binibigay niya yan. Dahil alam mo talaga kung ano yung pangailangan sa dawat mahirap. Kasi pinagdaanan niya ng aking ama. Kaya sana doon sa mga hindi sumuporta sa aking ama nakarang eleksyon, sana naman kahit papano konsensya naman kayo. Sana makita niyo yung tunay na nagmamahal sa inyo. Isa. May isa! Ang sinagasasan! Si Ege Tagliato! Ang magkabo! Bata ay sama-sama pag-iisip sa pag-iisip. Galing po kami ng Asdod, Andoran, Lantay po ako. At ako, tayong lahat magkaisa sama-sama. Ege Tagliato, siya ang ating gobernador. Ege Tagliato, siya ang tunay na servidor ng bayan. Siya ang
gobernador. Ella italiano, higit sa salita gawa. Ama ng pagbabago, Gobernador Edgardo Egay Talyado. Egay Talyado.